Hi guys, welcome sa ating channel. So for today's video, share ko lang sa inyo yung process pag-aasikaso ng death claim based on my experience. So una, kailangan nyo ng tatlong xerox ng ARC nyo, tatlong kopya ng ARC, tatlong kopya ng passport nyo. So xerox na yan, dadalhin nyo sa MECO. So kailangan nyo ng SPA, Special Power of Attorney. Dahil nandito tayo sa abroad, so ipapasikaso nyo yan sa kamag-anak nyo sa Pinas. So, kapatid, magulang ganun. Papadala nyo yan sa LBC. So, ayan, ilalagay ko na lang din dito kung magkano yung magagastos. Ayan, so, after nun, kakailanganin nyo sa Pilipinas ng PSA birth certificate mo, ikaw mismo yung nag-a-applicant, saka yung death certificate ng namatay. So kailangan yun. So lagay ko na lang din dito, so yung pagkakasunod-sunod, no, bibigyan naman kayo nito sa MECO. Pagpunta nyo sa MECO, bibigyan naman kayo ng form na ganito. So nandyan yung pagkakasunod-sunod, kung ano yung requirements, kung ano yung pagkakasunod-sunod, kung ano yung kailangan. So ayan, nandyan, nakalagay naman dyan yung pagkakasunod-sunod. So ayan po, sa DFA, by appointment po sila. So kailangan nyo mag-create ng account sa DFA. And lagay ko na lang din dito yung link or sa description. Create kayo ng account dyan, tapos mag-aantay kayo kung kailan yung may available na slot. So yan na medyo matagal sa DFA. So sana may available na slot. Papa-authenticate niyan sa DFA. So mura lang guys, 100 lang per copy. So 200 expedite. So ayan, para mabilis makuha. After nun, for translation naman. So ipapa-translate niyan. So ilalagay ko na lang din dito yung may list dito ng, although hindi naman siya ina-accredited ng TECO, na sila mismo yung translate, magta-translate. So, pero meron silang binigay na kopya dyan. So, nandito yung mga pangalan, contact number. So, i-save nyo na lang. So, yan, ita-translate naman yan sa, from English to Chinese. So, bali ngayon, naka-work from home yung mga translator. So, in-scan na lang ng kapatid ko yung papers, tapos isend sa kanila sa email. Pagkasend sa kanila sa email, ipapa-LBC naman ng translator. So, yun, ganun. Ipapa-LBC dun sa nag-aasikaso. So, ayan. Ang bayad po ay 800 per copy. So dalawang kopya yun. So 1,600 din ang binayaran namin doon. So yun guys, for authentication naman sa TECO, i-email niyo po sila na ayan. So kailangan may pipilapan kayo doon, na kailangan yung serial number tsaka key code. May kita nyo naman yan doon sa in-authenticate ng DFA. So ayan, pipilap niyo sa email niyo bago isend niyo sa TECO. Bago kayo nila bigyan ng schedule ng appointment sa TECO for authentication. So yun lang po. Ayan. So yan lang muna guys ngayon. Medyo mahaba rin kasi yung proseso. Sa November 24 pa yung appointment ng kapatid ko. So ayan, update ko na lang kayo sa susunod na video. Ayan, so thank you sa panonood, like, subscribe. God bless.